kakulangan sa preparasyon sa seguridad, itinuturong ugat ng stampede sa Ultra noong Sabado. Vice President Noli De Castro, pino na rin ang pangangasiwa sa trahedya. ABS-CBN, Pasig PNP at security ng Ultra, nagtuturoan! Video ng pila bago ang stampede, nakuha ng GMA News. Eksklusibo, ang Killer Gate na sanhi ng trahedya, pinalikan ng GMA News. Sa iba pang mga balita, dating Pangulong Cory Aquino, Senate President Franklin Drilon at dating Pangulong Erap Estrada, magkaaway noon, magkaalyansa na ngayon? Trahedya pa rin sa Egypt, mayigit 1,000 pinangangambahang patay dahil sa paglubog ng ferry. Sa probinsya ng La Union, mga cute na aso, pumarada. Pero ang mga askal na ito, muntik nang gawing asusena. Mga tigre at sawang, swerte raw sa loto, bagong atraksyon ng Malabon Zoo. Sa Chika Minute, ang pakikiramay ng showbiz sa stampede sa Ultra. Dating boyfriend ni Chris Aquino na si Pampanga Governor Mark Lapid, kay Christine Reyes na ngayon. At mga nakakakilig na eksena sa premiere night ng I Will Always Love You. Sa GMA Network Center, narito ang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Mel Bianco, Mike Enriquez. Magandang gabi po, ito ang 24 oras. Dahil hindi natutulog ang balita. Sino nga bang dapat managot sa stampede sa Ultra? Kakulangan sa paghahanda sa seguridad ang itinuturong ugat ng trahedya sa anibersaryo sana ng programang Wawawi. Batay po sa talangan ng National Disaster Coordinating Center o NDCC, 74 katao ang kumpirmadong patay habang mahigit 600 iba pa ang nasaktan. Nagtuturuan ngayon ng Pasig Police, ang ABS-CBN at ang nangangasiwa ng security sa Ultra. Ang depensa ng ABS-CBN ay ginawa nila ang lahat para matiyak na walang magiging problema. Nakatutok si Maki Pulido. Linggo ng umaga, sa Ultra Dumiretso ang Task Force Ultra, pinuntahan ang lugar kung saan naganap ang tulakan. Doon isinalang ng fact-finding team si Arnulfo Awa Jr., ang detachment commander ng Ultra Security. Hugas kamay siya sa nangyari. Utos daw ng ABS-CBN na buksan ng LRP gate na siyang daanan ng mga sasakyang palabas ng Ultra. Pababa raw ito at baku-baku pa, kaya pag may natapa, maaaring gumulong. Binigyan na namin ng idea yan, kaya lang, ang laging inaano nila, walang problema sa mga taong papasok. Well, mahirap talaga para sa pedestrians yun dahil hindi lubak-lubak. I mean, hindi patag yung kalye at sa pababa at very narrow. Depensa naman ni Rene Luspo, ABS-CBN Head of Security, ang LRP gate daw ang pinakamadaling daan patungo sa open bleachers area ng Ultra. At madali raw itong lakaran, ang sinisisi niya, ang PNP. You cannot expect me as ABS-CBN Head of Security to perform police actions beyond my area of responsibility. Sa permit daw na ibinigay ng Pasig Local Government, responsibilidad daw ng Ultra ang security sa loob. Hawak daw dapat ng ABS-CBN ang mga tao sa kalsada sa inner lane. At responsibilidad ng Pasig PNP ang mga tao sa labas ng kalsada kung saan nagsimula ang tulakan. Reklamo ng PNP, kulang sa koordinasyon ng ABS-CBN habang pinaplanong anibersaryo ng Wawawi. Napag-uusapan yan sa coordination meetings at nakita namin kulang yata sa coordination. Ang concern ng nila is yung kanilang show. Nasa 30,000 ang crowd estimate ng mga taong nasa loob at labas ng Ultra nitong Sabado. Pero ang capacity ng Ultra, 17,000 lang. 9,000 sa multipurpose arena at 8,000 sa open bleachers.
Bukas pa ilalabas ang resulta ng investigasyon ng Task Force Ultra. Pero ngayon pa lang, lumulutang na ang umano'y punot dulo ng trahedya, ang malinaw na kakulangan sa preparasyon para sa seguridad ng mga tao. Kung may contingency plan sana, that plan should have included the hotlines. Ang tinawagan niya muna yung head office nila, yung superior niya, na yung si Ms. Charo Santos, na si yung Ms. Charo Santos, siya ang tumawag sa mga ambulansya, which should not have been the case. I'm conscious of the fact that we will operate on the basis of what is our area of responsibility, and we hope that others who have their own functions to do will also perform their assigned functions accordingly. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. At kaugnay pa rin ang nangyaring stampede, binalikan po ni Jiggy Manikad ang baku-bakong kalye sa May Ultra sa Pasig para i-walk through tayo o ilarawan sa atin ang mismong lugar ng trahedya. Jiggy. Mel, sa mga sandaling ito ay narito nga tayo sa exit ng Ultra na ginawang entrance noong Sabado para sa Wawawi. At kung mapapansin nyo, hindi ganong kahabaan itong kalyeng ito. Halos mayigit 50 metro lamang ang haba nito. At ito'y pababa, pakanan sa entrance nitong mismong stadium dito sa Ultra. At mapapansin nyo rin na itong daan ay baku-bako. Ibig sabihin, kung talaga magkakatakbuhan, magkakatulakan, napakalaki ng posibilidad na madapa itong mga tao dahil baku-bako itong ginawa nilang entrance dito sa Ultra. Dito sa bandang kaliwa ko, makikita nyo rin na halos narito pa yung ibang mga personal na kagamitan nitong mga biktima. Ilan dito ay mga tsinelas at yung nakita natin, meron pa dito mga pagkain na natira. Bukod pa dito sa natatanan natin mula sa aking kinaupuan ay isang suklay na maliit at napakarami mga gamit na nagkalat pa dito na hindi pa nalilinis sa mga sandaling ito. Kanina, nag-alay ng mga kandila itong mga madre mula sa St. Paul at pinangunahan nga nila Father Robert Reyes at Bishop Francisco San Diego at Father Abonza itong pagsasagawa ng misa dito sa harapan mismo kung saan naganap ang trahedya. Banda doon sa pababang bahagi nitong ginamit na entrance ng mga tao dito sa Wawawi ay nakita pa rin natin yung mga baon ng mga tao na talaga namang naiwan at sa mga sandaling ito ay unti-unti nang nabubulok, ano? At meron din do mga bulaklak na inalay itong mga nakikiramay dito sa mga nasawi dito sa naganap na trahedya. Kanina napansin din natin itong gate na sinasabing isa sa mga naging sanhi ng pagkamatay ng mga napakaraming sasali sana sa Wawawi. At kung mapapansin nyo po, itong mga bakal nitong gate na ito ay napilipit at ang iba'y naputol pa na sinasabi ng mga otoridad na maaaring ang ilan dito ay nakadagan dito sa mga nasawi dito. Bukod pa ito dun sa bakod sa harapan ng entrance mismo na nasira at talaga namang dinaanan ng mga tao nang ito'y maganap nga ang stampede. Napansin din natin na may mga waiting shed na nasira na yung mga bubong at sinasabi nga ng mga otoridad dito na ito'y dinaanan. Dito tumakbo, dito umapak yung ibang mga naging biktima at nagnanais tumakas dito sa naganap na stampede. Kanina, napuna din natin dito si Aling Rosal kung saan siya ay umiiyak at yung nanay daw niya ay namatay nga dito, si Aling Felicidad. Nagdala siya dito ng ilang konting alay. At matanong nga natin, Aling Rosal, yung nanay niyo ay ano ho ba ang pakay talaga dito nang siya'y magpunta dito sa Wawawi? Para mabunot yung pangalan niya, makapira din siya na maiwi doon sa amin. Bago ho nangyari yung trahedya, ano ho ang pinaalam niya sa inyo? Paano siya nagpaalam? Hindi ko siya alam na napunta siya dito, pero matagal na yung nabalak niya. Uh-huh. Pero yung anniversary, yun na lang siya, yun ang naisipan niya siguro na magpila kasi malaki yung papremyo doon eh. Doon ho sa nabanggit niyo taga-Pig Kawayan, North Cotabato, kaya ano ho bang kinabubuhay niyo doon? Pagsasaka ho. Talagang umaasa kayo dito na kahit papano ay magkakaroon kayo? Opo. Ngayon ho, ano ng plano niyo? Ang plano ko sana mauwi man yung mama ko doon, maayos, sinasabi nila na magtulong sa amin, sana magawa nila yun. Okay. Kanina nga po ay
isa si Aling Rosal sa mga nagdasal dito para sa kanyang nanay. At sa mga sandaling ito, makikita natin na napakaraming nag-aalay ng kandila dito sa mismong kalye pababa na pinangyarihan ng trahedya. Sa mga sandaling ito ay unti-unti na rin pong umaambon at sinasabi nga po ng mga nakikiramay dito na patuloy ang pagpapamisa nilang gagawin. At ayon po kay Father Robert Reyes, gagawin nila ang pasyam dito sa People Power Monument bilang alay sa mga nasawi dito sa Stampy, dito sa Ultra. Mel? Jiggy, yung bang gate na tinuro mo kanina, yan ba yung sinara? Ito yung sinara nung araw na mangyari ang stampede at kinokontrol nga nila itong pagpasok ng mga tao. Pero ayon na rin doon sa mga otoridad, nagsimula yung kaguluhan ng i-announce na maaring konti lamang ang papasukin dahil hindi na ma-accommodate. Kaya't nakita nga natin na nung magkatulakan, yung mga bakal nitong gate na ito ay napilipit at yung iba'y naputol. Kaya't makikita nyo talaga yung puwersa ng mga tao dito. Tao, may imagine mo na lang, kung gaano kalakas naipit yung mga tao. Tao yung ano, tao yung tumulak doon sa gate, yung ba ibig mo sabihin? Yes, Mel, tao mismo yung tulak at nagtulak at sa lakas ng pwersa nagkaputol-putol yung mga bakal dito na pilipit. Hindi lamang itong itim na gate dito sa aking kanan, kundi yung mga bakod pa doon sa may unahan dahil nga nagkagulo na yung mga tao. Maraming salamat sa iyo, Jiggy Manika, ng Katutok Live mula sa Pasig. Mga kapuso, nakapanlulumo po mga eksena sa Ultra doon po sa Pasig noong Sabado. Ano nga bang nangyari kung bakit mahigit 70 buhay ang nabuwis? Balikan po natin ang mga pangyayari sa ulat ni Lay Aldi. Bata, matatanda, tawang naghihinagpi sa tabi ng kanilang mga mahal sa buhay. Saan ka man matingin, hile-hilera ang mga bangkay. Karamihan sa mga namatay, babae. Halos sunod-sunod naman ang pagsakay ng iba pang mga biktima sa mga ambulansya. Makapanindig balahibong eksena Sabado ng umaga sa labas ng Field Sports Arena, mas kilala sa dating pangalan na Ultra. Nagtulakan na sa likod dahil po nandoon po yung gusto na rin siguro po banda sa huli, nagtulakan na, nandoon na po yung pagnanasa nilang makapasok na po. Hanggang sa wala naman po nag-aasi sa amin na huwag kayo dyan gumala, huwag na kayo dyan umanong, dahil marami nang nadadaganan dito. Ako nga po muntik na rin ako mamatay, ulo ko na lang nalitaw. Nagmamakaawa ko, sabi ko huwag kayong magtulakan. Nagsimula raw magkagit-gitan at magkatulakan nang buksan ang gate ng Ultra para sa first anniversary show ng Wawawi ng ABS-CBN. Gusto po lahat na makapasok, kaya po nagkatulak-tulakan. Marami kasi hindi makalapit kasi marasang-tambakang tao dito sa may gate. Ngayon, yung iba nag-akyata na doon sa bakod. Doon pa lang sa bakod nagsampa na sila. May mga nalalaglag, may mga nahuhubaran. Humigit kumulang 30,000 katao ang nakapila sa labas ng gate ng Ultra sa Badang Escarpment Road. Di hamak na sobra sa 17,000 capacity ng indoor venue ng Ultra. Marami sa kanila Miyerkules pa nakapila. Bandang 6:00 ng umaga ng Sabado, binuksan ng mga gwardiya ang gate para mamigay raw ng ticket. Dito na nagkagit-gitan at nagkatulakan. Palusong ng tinatayang 30 degrees ang daanan mula sa main road, kaya nang magkatulakan, madaling nabuwal ang mga tao sa unahan. Nandito kami dahil di ba baka sakali kami na isa po kami sa mabibigyan ng 20,000. Pag-uwi namin, masaya kami dahil isa kami sa pinalad na manalo ng prize na binigay ng Wawawi, pero hindi namin akalain ganito. Ang dami-daming patay. Ako rin, nadaganan, napahiga rin ako. Kaya lang,
hindi rin ako nila tinulungan yung mga nagdadaan kasi gusto lang nila makaligtas ng sarili nila. Ay, yung gwardiya na lang ang umano sa akin, inugot ako. At kung tutusin lang, akala ko rin katapusan ko na... Nagkaroon ng ano, ng stampede kasi pababa ito, tsaka pababa doon yung weight ng crowd papunta sa harap. Base sa opisyal na talaan ng NDCC, 74 ang kumpirmadong patay. Humigit kumulang 500 iba pa ang nasaktan. Habang nagkakagulo sa labas, sa loob naman ng stadium, puno pa rin ng mga taong tila walang malay kung gaano kalaki ang trahedyang nangyari. Umaasa pa rin matutuloy ang programa. Nag-uwian lang ang mga tao nang sabihin ng host na si Willie Revillame na hindi natuloy ang show. Unang rumesponde ang Philippine National Red Cross sa pangungunan ng chairman nitong si Senator Richard Gordon. Dumating din si Vice President Noli De Castro at agad na nakipagpulong sa pamunuan ng ABS-CBN. Nandun din sina Pasig Mayor Enteng Eusebio at Congressman Dodo Jaworski. Bandang tanghali na pasugod naman si Pangulong Arroyo sa pagamutan, agad inutos ang isang masusing investigasyon at nakiramay sa mga namatayan. Pero tila higit pa sa pagdamay ang kailangan ng mga biktima ng matinding dagok ng buhay. Marahil, pag-asa na isang araw, ningiti muli sa kanila ang tadhana. Lee Alves, Nakatutok, 24 Oras. Isang babaeng 4 gulang ang pinakabatang namatay sa stampede sa Ultra. Halos pagsakluban ng langit at lupa ang kanyang ina nang sa isang iglap nawala ang nag-iisang anak. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Amateur video ito na binigay sa GMA News. Kuha ito noong Biyernes ng hapon sa labas ng Ultra. Kapansin-pansin na dagsana ang tao at lumampas na hanggang sa kalsada kaya halos isang lane na lang ang nadadaanan ng mga sasakyan. Baon ng libu-libong taong ito ang pag-asang mananalo ng mga premyo. Saksi dito ang gwadya na isang subdivision na malapit sa Ultra. Kitang-kita raw niya kung paano nahirapan ang mga nakapila ilang araw bago ang anniversary show nung Sabado. Punong-puno mula rito hanggang dito papunta roon. Tapos hanggang baba sa may ubal. Mas kumapal pa ang mga taong nagbabaka sakaling may mabibitbit na biyaya mula sa show. Ayon kay Myrna Book, lahat silang nakapila, umaasang may makukuha. Inanonsyo raw kasi na kahit hindi sila makakapasok, basta may coupon, may chance pa rin makapag-uwi ng 5,000 to 10,000 piso at mga groceries. Biyernes pa lang daw ng umaga, nandun na siya at ang 4 gulang niyang anak na si Julian Book. Dala nilang isang bag ng pagkain at tubig. Kahapon binalikan namin kasama si Aling Mirna ang lugar kung saan mismo sila nakapila. Kwento ni Aling Mirna, dito mismo sa lugar na ito sila nagtsagang pumila. Dito na rin kumain at natulog bago nangyari ang malagim na trahedya. Wala raw umaalis sa pila. Doon na rin nga daw sila umiihi. Haharangan sa mga babae. Hindi na makita kasi nakaano na yung mga babae. Tapos papandungan ng ano, sako yung pinapandung nila eh. Upo ka, hindi ka na makikita. Pag naupo kasi isikipan nga eh. Hindi na makita. Doon ka pa rin umiihi. Kapag iniwan daw kasi nila ang pila, aagawin na ito at di na sila makakabalik pa. Alas 6 daw ng umaga, nag-umpisa na ang tulakan at gitgitan. Di raw niya binitawan ng anak, pero may humila raw sa anak niya at di na niya ito na malaya na wala na ito sa likod. Ganun na ka ako. Anon? Nak, sabi ko, hawak ka lang kasi dito siya humawak eh. Ganun kami. Matapos ang kaguluhan, nakita na niyang patay si Julian. Si Julian ang naitalang pinakabatang nasawi sa stampede. Tanging ang bag ni Julian na laging yakap ni Aling Mirna ang naibalik sa kanya. Sa ngayon, hindi pa umano alam ni Aling Mirna ang kanilang gagawin. Mas masakit daw sa pagguho ng mga pangarap niya ang pagkawala ng kaisa-isa niyang anak. Marisol Abdurrahman, Nakatutok, 24 Oras. Pinuno po ni Vice Presidente Noli De Castro at Senador Richard Gordon ng umano'y kawalan ng sistema sa pagliligtas ng mga biktima ng stampede noong Sabado, Nakatutok, si Sandra Aguinaldo. Isa si Aling Lucia, 74 sa mga natapak-tapakan sa stampede noong Sabado. Lamog ang kanyang buong katawan, kaya konting kibot, napapaaray si Aling Lucia. Pero inihanay daw siya sa mga patay noong Sabado, kahit nawalan lang siya ng malay. Sabi ko, tulungan niyo ako. May isa pa nga doon na guard na hindi ako pinapansin eh. Yung isa yun, inano ako na binuhat papunta rito. Naramdaman ko na
pinagbubuhusan ako ng tubig. Tapos nung na ako, humiyak talaga ang tubig kasi tuyong-tuyo na yung bungang ay yung lalamunan ko. Mag-aalas 12 na umano ng tanghali nang nadala si Aling Lucia sa ospital. Underestimate nila yung crowd. Regarding sa security, masasabi kong hindi sapat dahil sa dami ng tao. Sinasabing sa pagre-rescue, mahalaga ang bawat segundo. Pero po na ni Philippine National Red Cross Chairman Senator Richard Gordon, hindi maayos ang sistema noong Sabado. The night of Friday, nagkakagulo na yung mga tao. So dapat yun, naagapan. Ang disaster doesn't have to be that big if we know how to predict. Ganito rin ang obserbasyon ni Vice President Nolly De Castro. At napansin ko walang control sa crowd. So parang sa akin sarili, inisip ko ako naman Vice President. So ako na lang nag-control sa crowd para maayos yung mga bangkay na nandun sa kalsada. Si De Castro ay dating anchor at opisyal ng ABS-CBN. Hanggang sa ngayon ay may radio program siya sa ABS-CBN. Pero kamakailan ay naging kontrobersyal ang pagkasibak ng kanyang programa sa naturang istasyon. Noong Sabado, nilinaw ni De Castro na tumulong siya sa insidente bilang vice-presidente ng bansa. Kaugnay nito, nilinaw ng Aeromed Ambulance Transport na 5 high-tech na ambulansya ang kinuha ng ABS-CBN sa kanila para magbantay sa mga nanonood. All the necessary precautions were really in place sa paningin ko lang po, no? Sa medical, sa security and all. It was just that the mob was really became too hard to control. Kwento ni Makapagal, Miyerkules pa lang daw na pansin na nilang padami ng padami ang tao, pero kaya pa nilang kontrolin ito. Pero pagsapit ng Biyernes, wala na raw silang magawa, kundi manalangin na walang sakunang maganap. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Matapos po yung stampede ng Sabado, nagpahayag ang ABS-CBN na sasagutin nila ang lahat ng gastusin ng mga biktima. Nakatutok si Joseph Morong. Ilang oras matapos ang stampede sa Ultra, nagpalabas ng statement ng ABS-CBN. Kanselado ang programa para sa unang anibersaryo ng Wawawi. Pero sa sumunod na statement, sinabi ng ABS-CBN na i-ere ang Wawawi para magbigay serbisyo publiko. Nakipagpulong ang mga pinuno ng ABS-CBN kina Vice President Nolly De Castro, DIAG Secretary Angelo Reyes at NCRPO Director Vidal Quirol. Inikot din ang mga ABS-CBN executives at ang host si Willie Revillame ang mga panerarya at ospital kung saan dinala ang mga biktima. Alauna ng hapon, humarap sa publiko si Revillame para i-anunsyo na hindi natuloy ang pagdiriwang sa kabila ng kahilingan ng studio audience. Isang house and lot, isang jeepney, isang taxi at 1,000,000 piso sana ang ipamimigay sa araw na yon. Alas 6:30 ng hapon, humarap sa media ang mga pinuno ng ABS-CBN para sa isang press conference. Today has been a very tragic day for us at ABS-CBN and sa lahat naming kapamilya. This is really a very tragic event. We are deeply saddened by what has happened, and we will do everything we can to help the victims and the members of their families. Ayon sa head ng security ng ABS-CBN, pinaghandaan nila ang seguridad para sa pagdiriwang. Pero hindi raw nila inaasahang magiging ganun kagulo ang mga tao. Lampas sa 200 security guards at police ang itinalaga nila. Unfortunately, yung level of this, yung pagka-unruly nila kanina ay masasabi nating medyo mas mataas sa nai-expect natin na the usual pagka-unruly ng crowd na ganon. Pero hindi raw nila inaasahang lulubo ang bilang ng tao nang mangyari ang trahedya. We knew that we couldn't let them all in. And the problem was they weren't lining up. Hindi po namin ito inaasahan, ikinalulungkot po namin ito. Nangako ang ABS-CBN na sasagutin nila ang gastos sa pagpapalibing sa mga biktima. Sila rin daw ang bahala sa mga gastusin sa ospital ng mga nasugatan. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Iimbestigahan din ng Department of Justice ang trahedya sa Ultra. Sasampahan ng kasong kriminal ang sino mang mapapatunayang nagkasala. Nakatutok si Joseph Morong.
Sa kamay na ng Department of Justice, nakasalalay ang paghahanap sa dapat managot sa trahedya sa Ultra. Bumuo na ng isang panel ng DOJ para rito. Ayon kay Justice Secretary Raul Gonzales, malawak ang magiging investigasyon pero malinaw ang direksyon ng pagsisiyasat. Organizers at producers ng show ang unang tatanungin kung ano ba talaga ang naging planong pansiguridad para sa pagdiriwang. Uusisain din ang Chief ng Security ng ABS-CBN na si Rene Luspo. Pati ang Ultra hindi ligtas sa investigasyon. Kahit ang Wawawi host na si Willie Revillame, posibleng tamaan ang investigasyon. Ito raw ay kung totoo ang ulat ng mismong si Revillame ang nangalap ng mga premyo para sa show. Kahapon sa investigasyon ng DILG, sinabi ng abogado ng ABS-CBN na walang direktang partisipasyon si na Revillame at ABS-CBN Executive Vice President Charo Santos Concho sa programa. Bagamat matatandang sinabi ni Revillame noong Sabado matapos ang trahedya na personal niyang ininspeksyon ng Ultra. Tatlong gabi ako nandito eh, chinecheck namin, kasama ko yung director namin, yung mga staff, chinecheck namin yung kung ano yung comfort ng mga tao. Pero ayon mismo kay Gonzales, mukhang may pagkukulang sa preparasyon ng ABS-CBN. To me, this is simply negligence. On whose part, sir? On the part of the organizers. Galit naman si Pasig City Mayor Vicente Eusebio sa ABS-CBN dahil hindi raw ito nakipag-coordinate sa PNP at lokal na gobyerno para sa crowd control. Naniniwala kami na wala namang koordinasyon na ang security ng Wawawi sa ating kapulisan, sa amin man lamang, upang masabi na paano nila matutulungan sila i-accommodate yung mga tao, eh walang ganun eh. Kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide at multiple physical injuries ang maaring isang palaban sa mga taong responsable sa stampede sa Ultra. Hinihintay na lamang ng Department of Justice ang ulat mula sa National Bureau of Investigation at Task Force Ultra para malaman kung sino ang dapat managot sa trahedya. Pinagsusumite na ng Task Force Ultra ang videotape ng trahedya galing sa ABS-CBN at nakabang na ang National Telecommunications Commission o NTC sa report ng Task Force. Pinag-aaralan kasi ng NTC kung may basehan para sa kasong administratibo laban sa ABS-CBN. We can also impose the penalty of suspension, no? or revocation of the authorization. Pinakamaaga nang masimula ng investigasyon ng DOJ bukas. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Ang inaasahan sanang paghahanap na magandang kapalaran sa huli na uwi sa mapait na paghahanap ng mga bangkay. Nakatutok si JP Sanyana. Matapos ang naganap na stampede sa Ultra noong Sabado ng umaga, tuliro ang mga tao. Ang dapat sana isang masayang araw ng pag-asa, naging isang malagim na bangungot para sa kanila. Di makapaniwala na sa isang iglap, isang malagim na trahedya ang naganap. Ang batang ito kasama sa seksikan, ang nanay niya, isa sa mga nasawi. Mahirap para sa ilan na paniwalaan ang nangyari. Kasiyahan daw at di kalungkutan ang pinilahan nila. Ate Lilay, dumilat ka na! Ate Lilay! Marami ang nagkawalaan. Marami rin ang nasaktan. Matapos ang ilang oras, sa Medical City sa May Pasig din na retso ang mga bangkay. Balutan ng puting kumot, hinilera sa sahig ang mga nasawi. Mahigit 6 na po ang diniklarang dead on arrival. Nang magdatingan ng mga naghahanap, bumuhos na ang luha. Lahat umaasang wala sa mga bangkay sa sahig na ito ang kanilang hinahanap. May mga taong nakahinga na maluwag na malamang buhay ang kanilang kamag-anak. Pero ang karamihan sa mga taong dumating, isa-isang nabigo sa kanilang mga hiling. Mami! Bakit ka pumayaman? Mami! Mga hugulgol ng hinagpis at pagsisisi, umalingaw-ngaw sa paligid. Ano alam namin sa TV nga na pumagsak na yun?
Opo. Kanina nga nabalitaan na namin na bumagsak yung ano, yung sa Ultra. Kaya kami nagpunta rin na si Ubi. Ano po pangalan po ng pinapuka para makita ninyong lahat? Okay? Karamihan sa mga nasawi, matatandang babae. Ayon sa Soko, mga naapakan at daganan sa naganap na stampede. Sa Purinare sa may Arlington, inilipat ang mga labi ng mga biktima. Hanggang dito, matindi ang emosyon mula sa mga naulila. Pero sa bawat paghihiwalay ay may nagtatagpo. Tulad ng mag-asawang Borromeo na nagkahiwalay sa stampede pero nagkitang muli sa ospital. Pero para sa karamihan, tila pinagsakluban sila ng langit at lupa. Kumilang nga naman sila rito sa Ultra sa pag-asang makatakas sa kahirapan. Di akalaing dito lang pala maaapakan at madudurog ang kanilang mga pangarap. JP Soriano nakatutok, 24 oras. Pinakamahalaga sa lahat, buhay ng tao. Kaya dapat laging alerto, 24. Ilang oras matapos ang stampede sa Ultra noong Sabado, nakaramdam daw ng kakaiba ang mga gwardyang naroroon. Si Emil Sumangil, naka-alerto 24, exclusivo. Nasa bungad pa lamang kami ng kalsada patungo sa Red Gate ng PhilSports Arena. Dama na ang bagsik ng trahedya. Lumingon man sa kaliwa o kanan, sa harapan o likuran, iisa ang eksena. Iyakan, sigawan at nangigibabaw na tinig mula sa mga tao na humihingi na saklolo ilang minuto matapos maganap ang sinasabing stampede sa lugar na ito na ikinamatay na mahigit 70 katao. Iisa ang pinagkakabalahan, madala ang mga biktima sa pagamutan, makita ang mga nawawala at makilala ang mga binawian ng buhay. Binalikan kagabi ng GMA News ang lugar ng pinangyarihan. Sarado pa rin sa trapiko ang bahagi ng kalsada kung saan nagkagulo ang mga tao. Pero di tulad noong Sabado, bulaklak, kandila at nakabibinging katahimikan ang ngayon bumabalot sa lugar na ito. Ilang oras makaraan ang sinagawang bisa, nakausap namin ang security guard na nakaposte sa Red Gate ng Ultra kung saan naganap ang trahedya. Tikom ang bibig nito sa mga tanong kung alam niya ang punot dulo. Di raw sila pinahintulutang magbigay ng komento sa media. Pero isa ang naikwento nila, mula raw noong Sabado, may nakapangingilabot na raw silang mga eksperyensya. May kumakalambag, ano? Oo, oh, hindi na natin na ano, kung ano man yun eh. Ano ba sir? Ano bang klaseng ano? Parang may kumapatak lang ng mga daon, gano'n lang. Hindi kayo natakot sir? Sanay na eh. Kaluskus man o kakaibang ingay, para sa mga security guard ng PhilSports Arena, marahil panalangin ang kailangan ng mga sumakabilang buhay. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Nagdaos kanina ng isang misa para sa mga biktima ng stampede sa Ultra. Nakatutok si Jiggy Manikan. Naabutan namin si Aling Rosalina na nagsasaboy ng pagkain at tubig sa mga bulaklak sa entrance ng Ultra. Kitang-kita raw niya kasi ang gutom at pagod na inabot ng mga tao na nooy nakausap niya. Si Aling Rosalina ay vendor sa Ultra. May tatlo raw siyang naging kaibigan sa pila. Kasamang tatlo sa mga namatay. Bibili sana siya ng pagkain para sa tatlo, kaya umalis muna siya sa pila. Pagbalik niya, naganap na ang stampede. Nakita ko nung sila hinugot dyan, andito na nakaratay. Sabi ko, naku, yung mga alaga ko nung inaano ko sa bahay, kaku, nakikihi at nakikipaligo. Dahil siyempre, isang linggo na sila rito. Mula nung Lunes pa, kasama ko sila nag pila-pila dito. Tulad daw ng iba pang nagtiyaga sa pila, kahirapan daw sa buhay nagtula kay Aling Rosalina para pumila sa pag-asang matatawag at mananalo. Kanina isang misang inalay para sa mga biktima dito sa Ultra. Competitive spirit, kapatid. Nawala yung kapamilyang salita. This is my life, that is your life. Bahala ka sa buhay mo. Yun ang nakita kong pangyayari. Ewan ko sa inyo. Jig Manikad, nakatutok, 24 oras. Susunod mga paraan kung paano maiiwasan ang stampede sa mga malalakit matataong pagtitipon. Mga tigre at angsawang swerte raw sa loto bagong pinagbibigyan ng pansin ngayon sa Malabunju. Aso ni Isabel Oli, napatay raw ni Marco Alcaraz dahil sa selos. Tutok lang mga kabuso dito sa 24 oras.
Hindi ang trahedya sa Ultra ang unang stampede na nangyari sa Metro Manila. Paano nga ba ang tamang paghanda para maiwasan ang ganitong aksidente sa mga malawakang pagtitipon? Nakatutok si Jay Taro. Nito lamang inero isang debotong namatay ng magkagulo at magka-stampede sa taon ng piyesta ng Mahal na Nazareno. Noong buwan naman ng Setyembre 2005, apat ang patay sa stampede habang ginaganap ang Battle of the Bands sa Amoranto Stadium sa Quezon City. At noong 1996, mahigit 160 kataong namatay sa sunog sa Ozone Disco. Ayon sa mga otoridad, tumaas ang bilang ng mga namatay dahil sa naganap na stampede. Ito ang mga trahedyang pinangangambahan ng isang events producer tulad ni Vernon Go, publisher ng Pulp Music Magazine. Ang Pulp Magazine ang organizer ng itinuring na pinakamalaking konserto sa Pilipinas na ginaganap taon-taon, ang SummerSlam Concert Series. Nitong huling SummerSlam noong Abril sa Amoranto Stadium sa Quezon City, 30,000 dumalo. Ayon kay Vernon, hindi raw birong mag-ipon ng libu-libong katao sa isang lugar. Isang taon raw nila itong pinagpaplanuhan at pinaghahandaan. Because event management doesn't just mean the producer handles what happens inside, in front of the stage, backstage, within the stadium. It's perimeter security is a big component. You can't say, oh, we're the producers, we're only responsible for what's inside. You're responsible for what happens outside because you're asking these people to come over. And 300 security personnel ang pinagbantay nila. Bantay sarado raw hindi lamang ang pagdadausan ng konserto, kundi pati na rin ang paligid nito. Dapat daw handa ang organizer sa mga karaniwang pinagbumulan ng tinatawag nilang pressure points na maaring pagsimula ng gulo. Andiyan ang init ng ulo at pagkainip ng mga nakapilang tao. Kaya para iwas gulo, mainam na may umiikot na may megaphone para sa anumang abiso na maaari ring mapagtanungan ng tao. Dapat may sapat na bilang ng portalets. Gumagamit din sila ng crash barrier kung tawagin, harang na pangkontrol sa tao na hindi basta-basta may tutulak at may tutumba. At kailangan din ng malino na koordinasyon sa lokal na pamahalaan at sa pulis maging sa barangay. Binabantayan din nila ang mga nais manggulo. You can't expect people to behave themselves. There's not enough air to breathe. You know, you're tired. You want to go to the bathroom. At kapag magpapapasok na, asahang magiging excited ang mga tao. Kaya dapat tuloy-tuloy ito. If we see a pressure point building up, we diffuse it. We diffuse it. You have to be ready. We also have more than one pressure point. We have actually two main gates and one special gate. Kapag may malalaking pagtitipon ng tao, ang organizer ang nagpaplano ng tungkol sa crowd control. Ayon kay NCRPO Chief Vidal Quirol, tumutulong lamang sila sa pagpapatupad dito. Matapos ang trahedya sa Ultra, gusto ni Quirol na baguhin ang sistemang ito. We have to establish some kind of protocol. Kasi pagka, for example, we have here an event, a rock concert. Eh, siyempre may cost at saka may profit yan eh. Ha? Mahirap naman yung, dahil sa ganito ginawa mo, nag-flop yung concert, yung mga fans, nagsi alisa kasi masyadong nakialam yung pulis. Hindi na bago sa atin ang pagtitipon ng maraming tao, pero sa nangyari nung Sabado, tila dapat niyang pag-aralan kung paano masisigurong kaligtasan ng mga dumadaloroon. Jay Taruk, nakatutok, 24 oras. Nakilala na ang halos lahat ng mga namatay sa stampede sa Ultra. Samantala, hanggang ngayon, may ilang pa rin pamilya na patuloy na naghahanap sa mga nawala nilang kamag-anak. Nakatutok si Rauna Crisos. Hanggang ngayon, tuloy ang hinagpis ng mga nawala ng mahal sa buhay. Mas mahirap para sa ilan, lalo yung hanggang ngayon ay naghahanap pa rin. Inabutan ko sa Loyola Memorial Chapel sa Guadalupe ang pamilya Manalo. Hinahanap nila si Enero Manalo. Huling paalam nito, magtitinda lang ng puto sa Ultra. Kahapon pa sila naghahanap. Hanggang kanina, bigo pa rin sila. Nag-alala na raw sila ng mabalita ng stampede sa Ultra, pero natakot nang hindi umuwi kagabi si Enero. Sana nga, nagligtas siya. Saan man siya naroon ngayon dahil napuntahan na namin dito. Galing na rin kami ng Arlington, eh wala rin doon. Tinuro nga kami dito. Inikot na rin daw nila ang mga ospital malapit sa Ultra, pero di nila nakita si Manalo. Sa 17 unidentified bodies na dinala dito, nag-iisang katawan na lamang ang naghihintay na ma-identify ng kanyang kamag-anak. Ang 11 Marasigan Tan ang huling nakilalang nasawi sa trahedya. Nahirapan si Jeremy Tan, anak ng biktima na kilalanin ang ina. Iba raw kasi ang itsura nito. Masama ang loob ni Jeremy. Hindi ko na marami ng beses na hindi ko talaga napipigilan yung pag pumupunta doon. Bali, 3 na yung sumubok sa wawawi. Doon sa ano, hindi naman siya nakakapasok.
Karamihan sa mahigit 600 nasugatan nakalabas na ng ospital, pero may ilan pa rin hanggang ngayon ay ginagamot. Karamihan sa mga dinala sa Rizal Medical Center may sugat at pasa sa iba't ibang parte ng katawan. Marami rin ang napilayan. Duda pa ng mga doktor, di raw tama ang pag-handle sa mga biktima ng ilang rescuer. Kumisan ang mali ng mga tumutulong, no? Hahatakin pa, bubuhatin nala ng hatak, hindi iniisip yung lugar na nabalian o mukhang may bali. Marami-rami rin daw ang may kaso ng hypoglycemia o mababang sugar level ng katawan. Di raw kasi nakakain ng mga ito para lang manatili sa kanilang pila. Ang DSWD naman, magsasagawa ng stress debriefing sa mga biktimang na trauma sa pangyayari. Rauna Crisostomo, Nakatutok, 24 Oras. Balita pa rin po tungkol sa trahedya ngayon naman sa bansang Egypt. Todo kayod pa rin ang mga otoridad doon sa pagliligtas sa mga pasahero ng lumubog na barko sa Red Sea. 401 ang nailigtas pero mahigit 1,000 katao po ang nawawala. Kinumpirma ng ating Department of Foreign Affairs na may isang Pilipino na nadamay sa trahedya pero hindi pa matiya kung isa siya sa mga namatay o nailigtas. Isa naman sa mga nailigtas ay ang 5 taong gulang na batang lalaking itong nakikita niyong ito na mahigit 20 oras mapalutang-lutang sa dagat. Ayon sa ilang nakaligtas, parang eksena sa pelikulang Titanic ang nangyari sa balkong El Salaam, Boccaccio, 98. Desperado na ang ilang kaanak na mga pasahero dahil hanggang ngayon, wala pa rin balita tungkol sa mga biktima. Sinugod tuloy nila sa galit nila ang tanggapan ng may-ari ng pera. Ayan, nagsususunog pa mga kapuso. Sa ibang balita naman po, nakabalik na sa kanyang rest house sa Tanay, Rizal si dating Pangulong Joseph Estrada. Dakong alas 10:30 ng umaga nang lumabas siya sa San Juan Medical Center. Kasama niyang kanyang asawang si Senadora Loy at ang mga anak na sina Senador Jingoy at Mayor J.V. Ejercito. Nagtungo si Estrada sa Crisanta Towers at doon sumakay sa isang helicopter. Inoperahan ang dating Pangulo sa pareho niyang mata noong nakaraang linggo matapos ma-impiksyon at mag-assist. Itutuloy ang paggamot sa kanya sa Tanay. Isang misa ng pasasalamat ang idinaos sa San Juan Medical Center para sa matagumpay na operasyon sa mata ni dating Pangulong Estrada. At sa isang pambihirang pagkakataon, nakasama ni ERAP ang mga dating kaaway sa politika na sina dating Pangulong Cory Aquino at Senate President Franklin Drilon. Nakatutok si Susan Enrique. Sa San Juan Medical Center kahapon nagkita-kita ang mga taong magkakabangga ilang taon pa lang ang nakalilipas. Thanksgiving mas ito para sa matagumpay na operasyon sa mata ni ERAP at hindi matatawaran ang mga bisita niya. Dumating ang asawa ng best friend niya na si Susan Roses. Makalipas ang kalahating oras, sumunod na sina dating Pangulong Cory Aquino at Senate President Franklin Drilon. Ito ang unang pagkakataon na nagkita ng harapan sina Estrada at Aquino matapos mapatalsik sa pwesto si ERAP. Sina Aquino at Drilon kasi ay kasama sa mga nagpababa kay ERAP sa Malacañang. Pero nagbago na ang ihip ng hangin mula ng 1 taon sa kasagsagan ng Hello Garci Recordings. Sumama na sina Aquino at Drilon sa panawagan si Pangulong Gloria Arroyo naman ang bumaba sa pwesto. Sabi ni ERAP, tapos na ang hinwaan. Mahigit 1 oras nagkaroon ng closed door meeting pero walang gustong magsalita tungkol dito. Inimbitahan niya sina Aquino at Drilon dahil gusto na niya magkaisa ang lahat. Si Aquino naman pumunta raw para magdasal. I came here to pray in Thanksgiving for President for his health and also to pray for the victims of yesterday's tragedy. There was no politics discussed. It was a reunion of sorts. And they just exchanged pleasantries. There was no discussion of any political. Misa ito ng pasasalamat para sa tagumpay na operasyon sa mata ni dating Pangulong Joseph Estrada. Magkakatabi sina Cory, Susan at si Senador Loy Ejercito. Ang katabi naman ni ERAP, sina Drilon at Congressman Noynoy Aquino. Naka-dark sunglasses si ERAP. Nailang araw siyang isuot ang salamin dahil nalalakihan siya. Pero kailangan isuot para proteksyon sa medyo magapang mata. Isinabay rin sa misa ang pagdarasal sa mga naging biktima ng stampede sa Ultra. Kompleto rin ang mga miyembro ng gabinete ng Estrada Administration. Naroon ang mga anak ni ERAP, sina Senador Jingoy, Jackie at San Juan Mayor J.V. Ejercito. Sina Bishop Camilo Gregorio at Father Larry Faraon ang nanguna sa misa. Pagkatapos ng misa, nagkaroon ng kaunting salo-salo. Ayon kay Dr. Lorenzo Hoxon, sa tanay na lang nila tatanggalin ang tahi sa mata ni ERAP. Nalampasan na namin yung 2 to 3 days na
critical time after the surgery. So now, hindi na kami masyadong nag-aalala, no? Ang ano lang namin is yung pamamaga, but this can be taken care of sa tanay. Wala namang nothing to worry about. Sa mga susunod na buwan pa malalaman kung ooperahan ng cyst sa mata ng dating Pangulo. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! At kung ang hanap niyo po ay matitinding chika sa showbiz, sagot niya ng Chika Minute. At mapapagkatiwalaan ninyo pagdating ng chika, siyempre isa lamang, si Pia Guanyo. Pia! Salamat, Mike. Itinanggi ni Marco Alcaraz ang kumakalat na balitang pinatay niya ang aso ng kaibigang si Isabel Oli 2 years ago. Hindi raw niya ito sinasadya, kaya di siya dapat sisihin. Ang detalye sa chika ni Lars Santiago. Nakarating kay Marco Alcaraz na may mga animal rights activist na galit sa kanya dahil sa balitang pinatay niya ang aso ni Isabel Oli nang magkaroon sila ng away dahil sa selos. Kaya ngayon, gustong linawin ni Marco ang balita. Nangyari raw ito halos 2 taon na ang nakakaraan. Sa isang pagtatalo nila, ay di raw niya sinasadyang natabig ang aso, pero hindi raw niya ito nais patayin. Kasi may iba-ibang, may lumalabas na iba-ibang mga kwento na tinapong ko daw, so may meron pang na, sa iba-ibang kwento, basta nahulog lang siya sa loob ng car. So hindi naman ganun kataas yung car. Sabi pa ni Marco, hindi raw siya nagselos dahil hindi naman niya alam kung kanino galing ang aso ni Isabel. Wala rin naman daw siyang karapatang magselos dahil wala naman silang relasyon ni Isabel noon. Siguro kung titingnan ng ibang tao, pag magkasama kami, parang kami ganun, sweet. But hanggang ganun lang yung ano namin. We're just close talaga. Pagkatapos ng insidente tungkol sa aso ni Isabel, hindi na nagkita si Marco at ang dalaga. Pero alam ng binata na nalilink ngayon si Isabel kay Paolo Contis. Aware ako that they're close, but I don't know if what's the real score about that. Kaya nang makaharap ko sina Isabel at Paolo, ako na mismo ang nagtanong sa kanila. Hindi ka nanliliga or hindi kayo? There's nothing going on between the two? No. I mean, we're happy being friends and yun lang. Yeah, and ano lang, sa ngayon kasi nag-e-enjoy lang ako sa career ko ngayon and parang later lang muna yung mga love life na yun. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Sa pagbabalik ng Chika Minute, silipin natin ang mga eksena sa premiere night ng I Will Always Love You. Tutukan yan. Susunod, Governor Mark Lapid. Bagong manliligaw daw ni Christine Reyes. Rigodon sa gabinete, kinwestiyon ng oposisyon. At mga tigre at ang sawang swerte daw sa loto, dinadayo sa Malabon Zoo. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras. Nag-inspeksyon ang mga otoridad kanina sa mga tindahan ng liquefied petroleum gas o LPG. Huli ang mga nagtitinda ng mga LPG na kulang sa timbang. Nakatutok si Dan Campilan. Wala nang inabutan ng Task Force LPG na mag-surprise inspection sa tindahan ng liquefied petroleum gas na ito sa Tondo, Maynila kanina. Hinakot na rin ng Methacon Enterprises Corporation kaninang madaling araw. Pero may nagsumbong sa Energy Department at sa DTI na substandard daw ang mga LPG cylinders na ibinibenta rito. There's been a leak. This is an announced operation. Sa tindahan ito sa Mabini, Caloocan City, nakita ang mga bulok ng mga tangke, kulang pa sa timbang. Delikado ito, baka sumabog itong mga ito eh. Marami mapipinsala. Nababalit po yung mga tangke, kaya ganyan pong mga pang. Sa 4th Avenue, Caloocan, nagre-reklamo ang mga residente na kulang raw sa timbang ang mga LPG na ibinebenta ng tindahan ito. Nung unang bili ko sa iba, umaabot ng 100, ay ng isang buwan. Eh ngayon po, mga 3 linggo na lang. Nabagsakan lang kami dito ng ano, yung truck. Yun lang. Tapos, wala na. Hindi nyo alam na kulang sa... Hindi, tama ho yan sa timbang eh. Pero nang timbangin ng team ng DOE, kulang nga sa timbang. Ipinasasara naman ng task force ang JMO Enterprises sa Tandang Sora, Quezon City. Pangalawang beses na kasing nahuli ang dealer na si Juanita Oliva na nagbebenta ng mga substandard na LPG tank. Ang unang beses, noong January 13 lang. Nabihan ka na eh. Hindi naman nagkulang ang pamahalaan, nabigyan ka ng warning. Hindi naman natin talaga maiwasan yung ano,
Pero ginagawa naman ho namin ang paraan, kaya lang talagang nangyari ho eh. Wala tayong magagawa. Bukod sa pagkumpiska ng mga tangke, pinagpapaliwanag din ng DOE at DTI sa loob ng isang linggo ang mga nahuling dealer. 3,000 piso kada cylinder ng LPG ang kanilang multa dahil sa paglabag ng product standards ng DTI. Puspusan ang kampanya ng Task Force LPG laban sa mga substandard na tangke ng LPG, madalas daw kasing pinagmumulan ito ng sunog sa kamay nilaan. Kaya payo nila, luma na yung itsura, dapat huwag na bilhin ng ating mga mamamayan. Dan Campila nakatutok, 24 oras. May bad news, syempre may maganda, masaya, positibo, may good news! Mga kapuso, meron na naman po tayong kwento ng katapatan. Isang taxi driver ang nagsoli ng 10,000 piso at alahas na naiwan ang kanyang pasahero. Yan ang magandang balitang tinutukan ni Oscar Oyla. Linggo ng umaga, nakita ni Mang Manuel sa trunk ng kanyang minamanehong taxi ang bag na naiwan ng isa sa kanyang mga pasahero. Ang laman, ilang alahas at 10,000 pesos na cash. Aminado si Mang Manuel na malaki ang maitutulong nito sa kanilang pamilya. Pero matapos makita ang ID ng may-ari, nagdesisyon siyang isoli ang bag, lalo pa nung maalala ang kwento nito sa kanya. Kinuwento sa akin yung nangyayari sa buhay nila kasi. Kasi yung mag-asawa na yan, mag-abroad yan. Papuntang New Zealand yata. Sinanglangan nila yung palayan nila, lupa nila, tsaka motor, motorsiklo. Para lang panggastos nila. Nagsadya si Mang Manuel sa programa ni Mike Enriquez sa DCBB para ipanunsyo ang natagpo ang bag. Dito na dinagsan ang tawag ang DCBB. Lahat sila napabilib sa katapatang ipinamalas ni Mang Manuel. Yung iba nga, nag-pledge pa lang pabuya para sa kanya. Mang Manuel, ulit maraming pong salamat. Ayon kay Mang Manuel, labis ang kaligayahang nararamdaman niya ngayong maisasoli na ang bag. Kaligayahang di raw kayang pantayan ng pera. Pito ang anak ko, hindi ko pinag-interesan yan. Mayroong bagay na napulot ko eh. Alahas at saka pera. Kailangan nila yan. Oscar Oyda, nakatutok, 24 oras. Chica Minute! Maraming lalaki ang humahanga sa ganda ni Christine Reyes. At ang pinakabagong manliligaw raw ngayon ang dalaga, si Pampanga Governor Mark Lapid. Makichika kay Nelson Canlas. Maraming sorpresa ang dumating sa 17th birthday ni Christine Reyes noong Sabado ng gabi. Ginulat siya sa pagdating ni Katrina Halili na napapabalitang kaaway niya raw. O ano masasabi niyo, magkasama kami? Hindi talaga totoo yung issue, di ba? Pero ang mas malaking sorpresa ng gabing yun ay ang bagong manliligaw daw ni Christine, si Governor Mark Lapid. Walang masama. Walang masama dun kasi pinatasa. And single din ako. Single and fabulous. Di naman umamin ang dalawa ng magkatabi na sila, pero parehong maganda ang sinabi nila sa isa't isa. Oo naman, saludo ko. Sobrang bait pa niyan. Oo nga, mabait siya. And yung dad niya, sobrang mabait. Sobrang thank you dahil yung pag-aasikaso nila sa amin. Kaibigan kami, kaibigan, magkaibigan. Aminado ang lahat na magandang tinginan nila Mark at Christine noong gabing yun, kaya mag-abang na lang daw kung saan pupunta ang sweetness nila. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Sa Brazil, 3 fans na gusto lang makakuha ng autograph ng isang sikat na Mexican band ang namatay. Nadaganan sila nang dumagsa ang libo-libong fans bago mag-perform ang banda. Halos 40 naman ang nasugatan. Iniimbestigahan na kung may permit ang organizer na idouse ang event sa labas ng isang shopping center. Sinabi naman ng mga organizer na sapat ang ipinatupad nilang security measures. Walang bibiti yung mga kapuso dahil marami pa tayong maiinit na showbiz balita. Abangan Pope Benedict XVI nakiramay sa mga biktima ng stampede sa Ultra. Mga aso sa La Union, nagpakitang gilas. At ang premiere night ng pelikulang I Will Always Love You. Walang patid na pagtutok dito sa 24 oras. Sa San Fernando City sa La Union, nagpakitang gilas ang iba't ibang aso. Pumarada muna sila sa plaza bago nagpabida sa entablado. Sa costume pa lang. Oh, maaliw ka talaga oh. Lalo na. At may kanya-kanyang gimmick ang mga aso. Kaya naman tuwang-tuwa ang mga nanood. Idinaos ang dog show kasabay ng piyesta ng San Fernando. Layo nito i-promote
ang pagbabakuna laban sa rabies sa mga aso. Nagkaroon na ng rigunon sa gabinete ni Pangulong Arroyo, agad naman itong kinwestiyon ng oposisyon. Nakatutok si Ruth Cabal. Karanasan, abilidad at kakayahang makatulong sa gobyerno. Ito raw ang mga pangunahing basehan ng Pangulo sa pagpili ng mga bagong miyembro ng gabinete. Si Congressman Ronaldo Puno na kilalang malapit sa First Gentleman at tumulong sa kampanya ng Pangulo noong 2004, tinalagang DILG Secretary. Hinawakan na rin niya ang pwestong ito noong Administrasyong Estrada. Noong 2001, habang nakaupo siya sa DILG, sinangkot si Puno sa dalawa umanong maanomalyang proyekto, yung sa Motorola at ang handcuffs deal. It's all of those things that they're talking about have all been unceremoniously dismissed. The President does not owe me anything. Si DILG Secretary Angelo Reyes lilipat na sa DENR, ang pwestong binakante ni Secretary Mike Defensor na formal nang inappoint bilang Presidential Chief of Staff. Si Congressman Rolando Andaya, nakaalyado ng Pangulo, tinalaga bilang Budget Secretary. Si Budget Secretary Romulo Neri binalik naman sa NEDA. Takot ni Senate President Franklin Drilon, apektado ang 2006 budget sa ginawang rigudo ng palasyo. If Congressman Andaya will immediately assume his position, the budget will be further delayed. Si Doktora Esperanza Cabral, direktor ng Philippine Heart Center, nilagay sa DSWD. Si dating Congressman Antonio Eduardo Natsura, na dati ring nagsilbing spokesman ng Pangulo sa impeachment, tinalagang Chief Presidential Legal Counsel. Pinalagan agad ng ilan ang bagong appointees. Secretary Reyes does not have a reputation as an environmentalist. Naniniwala ang palasyong mas mapapalakas at mapapabuti raw ang gobyerno sa pagpasok ng mga bagong talagang miyembro ng gabinete. Pero puna ng oposisyon, paano raw mangyayari ito kung mismong ang kahinaan raw ng pamahalaan ay ang Pangulo? At anumang pagbabago ng mukha sa kanyang gabinete ay hindi maaaring makabuti dahil ang problema ay naguugat mismo mula sa kanya. The matter of choosing the cabinet is a prerogative of the president. He or she who could be chosen by the president to be able to help her in governance has the confidence of the president. Tatlo o apat pang bagong appointment sa gabinete ang nakatakda raw i-anunsyo ng Malacañang sa mga susunod na araw. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras. Salamin daw ng kahirapan at kasalatan sa oportunidad ang trahedya sa Ultra. Paniwala pa na ilang sociologist, pananamantala sa mga maralitang kultura ng pamimigay ng premyo. Nakatutok si Maki Pulido. Ito raw ang tunay na mukha ng kahirapan sa Pilipinas, ang makipagsiksikan at pumila ng ilang araw sa kaunting pag-asa na makapag-uwi ng premyo. Hindi totoong ang ekonomiya natin ay umuunlad at ang piso ay tumataas kontra sa dolyar. It's 70 lives to a peso. Babae ang karamihan sa mga namatay, hindi raw dahil mahina ang pangangatawan, kundi posibleng mas marami talagang babae sa audience. Sa kultura raw kasi natin, babae ang nanlilimos para kumain ang pamilya. Ang stereotipo kasi sa ating lipunan, yung ilang trabahong sa tangin ng lalaki ay hindi marangal o hindi kabagay-bagay sa kanya. Yun yung pwede nang gawin ng babae. Matagal na raw na buo ang kondisyong nauwi sa trahedya sa Ultra. Ayon sa sociologist na si Randy David, hindi kasi tinutugunan ang problema ng kasalatan sa oportunidad ng mga mahihirap. Sa halip ay pinagsasamantalahan pa ng mass media ang pangarap ng mga mahihirap sa pamamagitan ng kaliwatka ng pagbigay ng mga premyo. Ang nangyayari sa mass media, kinakasangkapan ang kawalan ng pag-asa at kahirapan ng nakararami sa ating lipunan. Ito na nga, ganyan na nga ang sitwasyon nila, pinagsasamantalahan pa. Pero ayon sa ABS-CBN, hindi nila ginagamit ang masa para kumita ang kanilang kumpanya. Sa realidad ng buhay ngayon, hindi naman po kami nagkocondone ng mendicancy. Nagbibigay po kami ng kasiyahan ng entertainment. Kaya raw ang trahedya ay isang panggising, di lang sa media pero lalo na sa gobyerno. Na sa halip na pautay-utay na premyo, kailangang masolusyonan ang sobrang kahirapan sa bansa. Sa survey ng Social Weather Station ng third quarter ng taong 2005, 15.5% o 2.6 million na pamilya sa bansa ang nagugutom noong August 2005. Ito ang ikalawang pinakamataas na naitala raw ng SWS mula nang mag-umpisa itong mag-survey noong 1998. Pinakamarami raw
raw ang naitalang nagugutom na Pinoy noong March 2001. Sa survey din na yon ng SWS, 49% ng pamilyang Pilipino ay nagsabing mahirap sila. Kailangan nating hanapan ng tunay na lunas ang kahirapan dito sa ating bansa sapagkat yan ang batayang suliranin. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Noong isang linggo, sandaling tumigil ang operations ng GMA Kapuso Foundation, hindi po para kami makapagpahinga, kundi para mas mapagbuti namin ang pagbibigay sa inyo ng serbisyong totoo. Wow! Sa tagumpay ng bawat proyektong ating isinasagawa at sa mga pusong ating napapataba, nakikita ang isang masidhing hangarin, ang makapagbigay ng serbisyong totoo. Ngunit ang adhikain ito, hindi lubos na maisasakatuparan kung hindi dahil sa pangunawa, pagkakaisa at pagmamahal ng bawat isa. Kaya naman, nag-team building kami para mas lalo naming mapagbuti ang aming paglilingkod. Team building naman kasi basically, isa naman ang purpose talaga niyan. Ang mga pagbabago dyan, syempre, yung dynamics ng members mismo ng team. Yung pagnanais sana mangyari na higit na mas mabuklod ang buong foundation at nang sa gayon, mas higit na maging epektibo ang bawat isa at ang buong team ng Kapuso Foundation na tumulong sa kapwa. Gaya ng inaasahan, nabalot ng sari-saring emosyon ang aming team building. May mga nagtawanan, marami ang umiyak. Sa kabila nito, marami kaming natutunan at napatunayan. Sa pagbubukas ng aming mga puso, nagkaroon kami ng pagkakataong mas makilala ang aming mga sarili. Muli naming natikman ang masarap na samahan at napaigting ang tiwala sa isa't isa. May kasilang pangkat sa sama namin ni Nainay. Pero parang napakatagal na namin magkasama. Dito ako para sa iyo. Sana nandiyan ka para sa akin. Nabuo ang isang mas matibay na samahan. Dahil dito, makakaasa kayo mga kapuso, mas marami pa at mas malayo pa ang mararating ng inyong mga tulong. At kami nagpapasalamat sa Human Resource Department at sa Corporate Strategic Planning Group ng GMA Network at sa aming facilitator na si Professor John Kliatchko. Samantala, para sa anumang may paglilingkod namin sa inyo at para sa inyong donations, magsidya po sa aming tanggapan o tumawag sa 9287021, local 9902 o 9284299 mula Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Maaari po kayo magdeposito sa aming Metro Bank at UCPB account. Susunod ang mga bagong atraksyon sa Malabon Zoo. Ang kwento ng isang dalagita na sumubok magligtas sa isang bata sa stampede na nangyari sa Ultra. At ang mga nakakakilig na eksena sa premiere night ng pelikulang I Will Always Love You Live. Ito ang 24 Horas. I Will Always Love You. Meron pong bagong atraksyon sa Malabon Zoo, tampok ang 12 tigre sa Tiger Island at ang mga sawa na sinasabing swerte raw sa loto. Nakatutok sa Marisol Abdurrahman. Welcome po to the Malabon Zoo for the inauguration of our brand new Tiger Island. Ito ang bagong tampok dito sa Malabon Zoo, Tiger Island kung tawagin, kung saan 12 endangered species na tigre ang ilalagay dito. Closest encounter din ang masasabi dahil isang pulgada lang ng salamin ang pagitan nito sa mga tao. And ito pong natural habitat na ginawa namin dito sa Malabon Zoo Tiger Island po ay nagpapa-inspire sa atin mga mamamayan na mahalin natin ang ating kalikasan at ang ating mga endangered species. Hinik din ang kanilang family tree at mga pangalan, sina Tiger Economy at Tiger 2000 na nagkaanak at pinangalanan na Tiger Eddie, Tiger Erap at Tiger Gloria. Pero ang kwento nila ay dirito nagtapos. Nagkaanak sina Tiger Erap at Tiger Gloria at ito ay ang 6 months old na si Tiger Batista, isinunod sa pangalan ng PhilAm World Wrestling Champ.
Kwento ni Manny, isa ring attraction dito ang dalawang albino Burmese python na itinuturing nilang swerte sa loto. Tatlo na po ang nanalo sa loto eh. So, swerte sa loto. Sa bingo, marami din daw nanalo doon sa mga picture taking at humimas doon sa mga ahas po. Ano man ang swerteng hatid ng mga hayop na ito, dapat nating tandaan na may pananagutan tayo sa kanila at sa kalikasan. Kaya panawagan ni Manny ngayong buwan ng mga puso. And sana po, yung love natin, wag lang po lahat sa kapwa-tao natin, importante po yun, pero sa kalikasan din po natin at saka sa mga endangered species natin. Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Horas. Nagpaabot ng pakikiramay si Pope Benedict XVI sa Pilipinas dahil sa stampede na nangyari noong Sabado sa Ultra. Ayon sa Santo Papa, nagdadalamhati siya sa sinapit ng mga biktima. Nanawagan din siya na ipagdasal ang mga biktima at ang kanilang mga naulila. Nagpahayag din ang pagkalungkot ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Ayon sa CBCP, na iwasan sana ang stampede kung mas naging maayos ang tinatawag na crowd control. Malaking bahagi raw ang kahirapan at ang pagkahilig ng mga Pilipino sa entertainment kung bakit nagkaroon ng ganyang trahedya. Sa gitna po ng trahedya, lumabas ang kabutihang loob ng ilan nating mga kababayan. Sila po yung mga sumubok na iligtas ang mga naipit sa tulukan, pati na po yung mga nagbigay ng libreng serbisyo sa mga nasugatan. Kwento tungkol sa mga kapuso natin, tinutukan ni Bernadette Reyes. Hindi makapagsalita si Jollibee Ambita, isa sa mga nasaktan sa stampede sa Ultra. Nang tanungin ko kung ano ang nangyari sa kanya, tulala lang siya, sabay tulo ng luha. Naka-confine ngayon si Jollibee sa Rizal Medical Center, kasama ng karamihan sa mga nasaktan. Kwento ng kapatid, pilit daw sinalba ni Jollibee ang isang batang babae sa gitna ng stampede. May bata daw na katabi niya, pareho silang nadagdagan. Tapos kung nakita niya ulit yung bata, wala na yung kamay, hindi na kumagal ang kamay. Tapos dilat daw yung bata. Wala naman halos pahinga ang mga doktor at nurse sa Rizal Medical Center. Bawat minuto, may pasyente silang inaasikaso. Di na rin sila kumakain sa oras pero hindi na nila ito iniinda. Line of duty po talaga, ma'am. Siyempre, hindi mo mapapansin na yung gutom kasi naaawa ka at the same time kung titingnan mo din yung situation, kung sila din yung nasa kalagayan mo at ikaw din yung nasa kanila, ano kayo masasabi mo kung makikita mo sila kumakain tapos ikaw naghihirap? Pati mga doktor, kahit day off, dininig ang tawag ng serbisyo. Pumasok para tumulong sa pagkalinga sa mga nasaktan. Pilit nilang binubuhay ang mga tao kahit na halos wala ng pulso ang mga ito. Bumuhos din ang tulong sa ospital dahil bumigay ang kanilang x-ray machine sa dami ng nasaktan. Agad nagpadala ang isang kongresista ng kapalit na x-ray machine. Ang kalapit na motel, nagpadala ng mga kobre kama. Nagpadala rin ang mga kumpanya ng gamot na mga pain relievers at ibang gamot para sa mga mangangailangan nito. At ang iba't ibang private groups, nagpadala ng mga grocery para sa mga pasyente at kamag-anak nila. Patunay na sa panahon ng trahedya, makikita ang kabutihan sa kapwa. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Horas. Susunod, apat na boksingerong Pinoy nagpakitang gila sa boxing ring. At ang premiere night ng pelikulang I Will Always Love You ni na Angel Oxin at Richard Gutierrez. Walang patid na pagtutok dito sa 24 Horas. Chika Minute! Love is in the air na talaga. Dahil ngayon pa lang, mukhang Valentine's Day na sa premiere ng pelikulang I Will Always Love You. Silipin natin yan sa chika ni Lar Santiago na nasa SM Mega Mall. Lar! Pia, isang napakalaking tagumpay nitong premiere night ng I Will Always Love You dito sa SM Mega Mall. And congratulate natin sila Richard and Angel. Anong masasabi nyo sa napakaraming taong pumunta ngayong gabi? Wow, as in, grabe po. Ako hindi ko talaga alam po yung sabihin ko. Basta sobrang saya ako ngayon, Tito Lar. Actually, kanina, kinakabahan ako. I mean, kinakabahan lang ako na parang, alam mo yun, parang, eto na, this is it na. Lahat ng mga pinaghirapan namin, eto na ipapalabas ho namin. Pero yung nakita ko yung mga taong nandito ho, sumusuporta ho sa amin, sobrang saya ko po. Obvious naman. Thank you po. Good time. Masaya rin ako. I'm very proud of our movie.
talagang pinaghirapan namin at pinaganda namin, I will always love you. At kanina bago ako pumasok, yun nga sinabi ko Angel na kinakabahan ako, na excited, na mixed emotions na talaga. Pero ngayon nandito na kami. Ang sarap ng feeling kasi tuwan-tuwa lahat ng mga tao. At sa February 8 na, next week na ang opening, no? So, invite din natin lahat ng mga manonood. This Wednesday na po ang opening, Feb 8 po. Magkita-kita po tayo sa Silihan. Ikutin po namin lahat ng Silihan. Sana po ay magustuhan ninyo ang pelikula. Sigurado pong may in love kayo. Diba, Jel? Yes, para ho sa inyo sa mga in love, sa mga hindi po na-in love, para ho to sa inyo. At may mga ipapamigay kami, di ba? Ano yung chart? Opo, pag nanood po kayo simula ng Feb 8 hanggang Feb 15, may raffle promo po kami. You get a chance to win 100,000 pesos at ng trips to Hong Kong Disneyland for 4 days and 3 nights. At marami pang mga ano, mga iba pang mga gadgets na ipamimigay. Opo. So, thank you very much, Jardine na Angel. Alam namin kailangan naman kayo doon sa stage. So, ngayon ay patuloy pa rin ang pagdating ng mga tao rito at talagang sobrang tagumpay ito, Pia. Maraming salamat sa iyo, Lars Santiago, mula sa SM Mega Mall. At congrats, Richard at Angel. Yan po ang mga latest sa showbiz happenings ngayong araw ng Lunes. Kita-kita po tayo bukas. Ako po yung kapuso, Pia Guanyo. Mel, Mike? Salamat, Pia. At yan po mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Ako po inyong kapuso, Mel Tianco. Mga kapuso, ipagdasal po natin yung mga nabiktima po sa stampede noong Sabado at ang kanila pong mga mahal sa buhay. Ako po inyong kapuso, Michael Riquez. Ito po ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.